Nagulat ang mga GCash user dahil biglang nalimas ang laman ng kanilang e-wallet. Tanong tuloy ng account owners kung ligtas pa bang magamit ang GCash dahil sa mga lumusot na unauthorized transaction. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Pamela Vasquez. Maraming GCash users ang ilang oras na kinabahan. Nakaltasan kasi ang account nila kahit wala namang transaction. Anyari? Sa social media na ibinuhos ni Rina ang pagkadismaya matapos mawala ang 30,000 pesos na laman ng kanyang GCash nitong Lunes. Wala kami na-receive na OTP. Nandun kasi yung email address ko sa GCash eh. Kalahat ng transaction ko mapupunta doon. Wala rin kaming copy ng resibo ng transaction. Sa kaso niya, nalipat daw ang pera sa East-West Bank account na nagtatapos sa 5239. Kanyang pera. Hindi rin ligtas sa aberya ang vlogger na si Chad Kinis. Naglaho naman ang kanyang higit 70,000 pesos na napunta rin sa parehong East-West Bank account. Sa panayam ng frontline sa umaga ng News 5, iginiit ni GCash na walang pondo. Siniguro rin ng e-wallet na maibabalik ang mga nawalang pera sa kanilang users. Walang inilatag na dahilan ng GCash sa aberya pero sinigurong walang hacking at ligtas pa rin ng e-wallet. In fact, just recently, we launched yung Double Safe. So kung ikaw ay meron ka ng MPIN, meron ka pang OTP, meron pa tayong pangatlong layer ng protection, which is face recognition. Nagkasana rin ng East-West Bank ng investigasyon sa system issues. Hinala naman ng cybersecurity advocate na si Art Samaniego Jr. dati nang na-compromise ang MPIN o password ng mga user. Ngayon lang inililipat ng patingi-tingi ng hackers ang pera sa kanilang digital money mule. Ito yung mga tao na gumagamit o nagpapagamit ng account nila para gamitin sa illegal na paraan yung account nila gaya ng pag-receive ng mga payment from victims of online scams. Payo ng expert na i-update lagi ang operating system ng inyong gadget. Huwag basta-basta mag-input ng sensitive information sa untrusted sites at iwasang mag-transact habang nakakonect sa public Wi-Fi. Mobile Journal Pamela Vasquez po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.